Pinatitigil pansamantala ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng no-contact apprehension policy sa 5 lungsod dito sa Metro Manila. Sakop ng temporary restraining order na inilabas ng Supreme Court ang NCAP na ipinatutupad rin ng MMDA. Balik muna sa manumanong hulihan ng mga enforcer sa ilang mga government units dito sa Metro Manila. Matapos na pansamantalang ipinatigil ng Korte Suprema ang implementasyon ng No Contact Apprehension Program o NCAP. Ayon sa SC, effective immediately ang TRO sa NCAP na ipinatutupad sa mga lungsod ng Quezon, Manila, Parañaque, Muntinlupa at Valenzuela. Nilinaw din ni SC spokesperson Brian Keith Hosaka na sakop ng TRO ang ipinatutupad na NCAP ng MMDA. August 3 na ihain sa SC ng mga transport groups ang petisyon laban sa NCAP sa 5 lungsod. August 17, naghain ang hiwalay na petisyon si Attorney Juman Paa laban sa NCAP ng lungsod ng Maynila matapos pagmultahin ng 20,000 piso dahil sa umani traffic violations nito. Naniniwala ang mga petitioners na napagkakaitaan ng NCAP ng due process sa mga motorista. Kanina, nakipagpulong pa sa Land Transportation Office sa mga leader ng iba't ibang transport groups at inilatag ang kanilang posisyon sa controversial na NCAP. Kasi ganito ang nangyayari, lahat ng violation ng driver napupunta sa operator. Yung national government parang nababypass ng local government ordinance. Ang gusto namin sana mapagbigyan na magkaroon muna ng moratorium. Yung kalimutan, wag na munang i-implement. Pag-aralan muna namin to sit down with the LGU, with MMDA, LTA, FRB, LTO, kasi sila yung connect. Kung may kontra sa NCAP, may pabor din. Para sa transport advocacy group na The Passenger Forum, posibleng magbalik lang ang talamak na kutungan at reckless driving sa sandaling masuspindi ang NCAP. Ayon sa convener ng grupo na si Primo Morillo, batay sa mga pag-aaral, malaki ang tulong ng NCAP sa kaligtasan ng mga motorista sa lansangan. Tingin naman ng grupong InfraWatch, dahil sa pagsuspinde ng NCAP, tuloy na naman ang ligaya ng mga tsuper na hindi sumusunod sa batas trapiko at mga traffic enforcer na di umano'y nananamantala sa mga motorista. Depensa naman ng Manila LGU, ang NCAP nito ay bahagi ng paghahanap nila ng solusyon sa matinding traffic at ibinase sa Local Government Code at Ordinansa ng Lunsod na sinimulang ipatupad noong Disyembre 2020. Handa naman silang sundin ang utos ng Korte Suprema sa oras na matanggap nito ang TRO. Naniniwala ang Quezon City Government na malaki ang naitulong ng NCAP sa pagdisiplina sa mga motorista at legal ang pagpapatupad nito. Gayunman, handa silang sundin ang desisyon ng Korte Suprema. Tanggap din ng LTO ang inilabas na TRO ng Korte Suprema sa NCAP. Ayon kay LTO Chief Attorney Teofilo Guadis III, pagkakataon ito para mapag-usapan nila kasama ang mga LGU at stakeholders ang mga issue ukol dito. Itinakda ng Korte Suprema ang oral argument sa petisyon sa Enero 24 pa ng susunod na taon.